الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mga patid sa Islam, inshallah ta'ala nandito naman tayo. Pag-uusapan natin ngayon inshallah subhanahu wa ta'ala ang story ni Prophet Noah. Ito si Prophet Nuh. Because ang agwat ni Prophet Noah at saka ni Prophet Adam ay 1,000 years. So 1,000 years ang agwat nila. Between sa gap na ito mga kapatid sa Islam, dito maraming tumubo na mga believers at dito rin lumabas ang mga disbeliever na sumasamba sa mga maraming Diyos-Diyosan. Dito mga kapatid sa Islam, dito malalaman natin kung gaano kagaling si Shaitan, la'natullah alayh, si Lucifer, si Iblis, kung paano niya dinilud ang mga tao by way of tinatawag al-mahabba, yung pagmamahal. Because at that time, hindi pa dumating si Noah mga kapatid sa Islam, hindi pa siya nag-start nagdawa sa kaum, meron silang 5 religious persons. Itong 5 religious persons sa kanila, ang sikat sa kanila ay tinatawag na si Wad. Kaya nag-debate na sila pati si Noah. Sinabi sa kanila ni Noah na sambahin ang nag-iisang Allah. Ang sagot ng mga tao, yung mala, yung chief ng isang kaum na yon, kung saan si Noah nandun, ang sabi nila, Kalu la tadarunna alihatakum, wala tadarunna waddan, wala suwaan, wala yaguta, wala yauka, wala nasra. Ang sabi nila, wag na wag nyo talagang iwan ang inyong mga Diyos, si Wad, pati si Suwa, si Yahut, at saka Yauk at Nasra. Ito yung mga pangalan ng kanilang mga idols sa time na yon. Kung saan itong lima na to ay mga tinatawag sila, Rijalun Salih. Sila ay mga lalaking religious person. Pero dahil sa mahabba, sa pagmamahal na to, dito sila dinilud ni Iblis ng Shaitan kasi nakita ni Shaitan ang weakness ng mga tao. فَلَمَّ مَاتَ وَجَاءَ آخَرٌ دَبَّ إِلَيْهِمْ إِبْلِيسُ. So ang nangyari, little by little, katwa fakat, kung paano sila dinilud ng Shaitan, nang namatay si Wad, nalungkot ang mga tao. Nalungkot sila dahil sa sobrang pagmamahal nila sa righteous person na to. Ang ginawa ni Shaitan ay hinay-hinay sila ni Shaitan, ni Iblis, na nagdawa sa kanila paano sila malid papunta sa shirk. Nang nakita ni Iblis, فَلَمَّ رَأَى إِبْلِيسُ جَسْعَهُمْ عَلَيْهِ تَشَبَّهَ فِي سُورَةِ الْإِنْسَانِ. Nang nakita ni Iblis, yung kalungkutan na nararamdaman ng kaum, hindi pa dumating si Noah, na namatay si Wad, na sikat sa kanila ng Salih, nang nakita yun ni Iblis, تَشَبَّهَ فِي سُورَةِ الْإِنْسَانِ. Kinopya ni Iblis ang isang itsura ng tao. Nagkopya siya ng isang itsura ng tao, lumabas siya sa mga tao na ito nalulungkot habang nalulungkot. At ang sabi sa kanila ni Iblis, Inni ara jaz'akum ala hadar rajul, fahal lakum an usawira lakum misla, fayakunu finadikum, fatadkuruna bih. Sabi ni Iblis sa kanila, nakita ko yung kalungkutan nyo dahil sa pagkamatay ng lalaki na ito. Gusto ba ninyo gagawan ko kayo ng picture kamukha niya para doon sa nadin. Ang nadin dito yung club kung saan sila nag-iipon-ipon, tinatawag na halakatul zikr, kung saan sila nag-remember. Fatadkuruna hubi. At dito iuumpisa nyo, i-remember nyo siya. So ang ginawa nila, nag-agree sila. Kalo naam. Sabi nila naam. So ang ginawa nila, pagdating doon sa circle ng remembrance nila, nire-remember nila si Wad. Way of zikr. Dua, wala pang masama umpisa. Wala pang masama nang umpisa. Pero yun ang way ng Shaitan. Step by step ang Shaitan, hindi ka bibiglain. Nang nakita ni Iblis, nag-agree sila lahat kay Iblis, fazawwara lahum misla. Ginawa na ng itsura ni Iblis ng sculpture si Wad. To ang ginawa nila, nilagay nila sa kung saan ang club nila, nilagay nilang picture ni Wad kung saan doon at nire-remember nila by way of remembrance, dhikr. Tapos nun, hanggang dumating ang lahat ng leader ng mga nadin na yon, yung nadi, yung saan ang kalab na yun, lahat ng mga leader doon, sinabi sa kanila ng Shaitan, kung gusto nyo kayong lahat ng mga leader ito, yung mga ruasa, mga rais, isa-isa sa inyo magdala kayo ng picture ni Wan sa bahay nyo. So,
Isa-isa sila, nagdala sila ng timsal. Yung sculpture na yung picture doon sa bahay nila. So, anong nangyari? فَأَدْرَقَ أَبَنَاؤُهُمْ فَجَعَلُوا يَرَوْنَ مَا يَسْنَعُونَ. So, nang nagkaroon sila ng anak, Jilan, generation after Jilan, nagkaroon ng anak ng apo, na-adapt na yung tradition na yun. Tapos ang ginawa nila, yun ang ginawa ng mga forefathers nila. Tapos ang ginawa nila, dinagdagan na sa kanilang Satan. Hanggang dumating sa generation ng kaapu-apuhan nila, sinamba na nila si Wad. Ganon nag-umpis ang shirk, ang pagsamba sa asnam, yung mga idols. Biruin mo, dahil sa pagmamahal, yung mahabba. Kaya sa Islam, pag nagmamahal ka, dapat si Allah lamang. Kasi mayroong tinatawag shirik al-mahabba. Wa minan nasi may yattakidu min dunillahi andadan. Yuhibbunahum kahubbillah. Walladina amanu ashaddu hubbalillah. May mga tao, may sobrang pagmamahal na sa mga tao, ginagawa nila yung mga minamahal nila to katulad ng pagmamahal nila sa Allah. Ito'y tinatawag na shirik al-mahabba. Pero sabi ni Allah, walladina amanu ashaddu hubbalillah. Pero ang mga believer, tunay na natakot sa Allah, sumusunod sa gusto ni Allah, sila lamang ang tunay na nagmamahal kay Allah na sobrang pagmamahal nila, si Allah lamang ang mahal nila. So dito mga kapatid, dito nag-umpis ang shirk. Nang dumating sa kanila si Nuh, alayhis salatu wassalam, si Noah, meron na silang mga idols. Apat na idols ang pinakasikat sa kanila ay si Wad, na ginawa ng idols na sinasamba nila. Ni-record ng Allah subhanahu wa ta'ala ang conversation ni Noah, paano siya nagdawa sa mga kaum niya sa Quran, na-mention ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa suratul Araf, minention ng Allah, لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اُعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْعَظِيمِ. Sabi ni Allah, katotohanan pinadala namin ang revelation papunta kay Nuh, papunta sa kaum ni Nuh at saka kay Nuh. Fakala Yaqob, ang sabi sa kalali ni Nuh, ni Noah, Ubudullaha, sambahin niyo si Allah nag-iisa, malakum min ilahin ghayro, wala nang ibang Diyos maliban sa Allah. Wala nang ibang Diyos maliban sa Allahu Ta'ala. Inni akhafu alaykum, katotohanan ako ay takot para sa inyo, adhaba yawmil adhim, kung darating sa inyo ang araw ng torment ng Allah dahil hindi niyo siya sinasamba. Kalal mala, ang sagot ng isang mala, ang word mala ginagamit dito ay tinatawag na dus sharif. Ito ay sharif, isang leader ng kaum na mayaman na pinapakikinggan, kung dito sa atin isang politician na mataas, leader ng kaum nila. Sabi ng mala, kalal mala umin kaumi, inna naraka fi dalalim mubin. Ang pagtingin namin sa iyo, Unua, ikaw ay nasa rongpat. Dalalim mubin, maliwanag. Kala ya kaum, laysa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi ansahukum lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyundirakum litattaqu la'allakum turhamun fakaddabu fa anjaynahu walladhina amanu fi fulki fa aghraqna alladhina kaddabu bi ayatina innahum qaumun amin. Sabi ni Allahu Ta'ala, nang sinabi sa ng mala, O Noah, ang paningin namin sa iyo ay ikaw na napakaliwanag na sarongpat ka. Ang sagot sa kanila ni Noah, alayhis salatu wassalam, ni Noah, O mga my people, hindi ako na sarongpat. Bagkos ako ay propeta ni Allah, na Diyos si Allah, Rabbul Alamin, Diyos ng lahat, na lumika sa langit, sa kalangit, langitan at sa kalupa. Uballikum risalati, at ako ay nag-spread lamang ng message ng risala ni Allah, ang message ng Diyos ko Allah. Wa ansa halakum, at nag-lecture ako sa inyo. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu, at mayroon ako alam galing kay Allah hindi niyo alam, kasi ako ay propeta ni Allah. Bakit sabi ninyo sa kanila, ajibtum aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum? Bakit nagugulat ba kayo kung mayroong pinadala si Allah galing sa inyo na lalaki, magdawa sa inyo sa Islam? Bakit? Porket ba sino ako, sabi ni Noah, ay mahirap lamang at hindi ako leader katulad ninyo? Pinili ako ni Allah, tapos nagugulat kayo? Bakit akong pinili ni Allah? Liyundirakum, magiging rason ako na iwawan ko kayo sa torment ni Allah kung ayaw nyo makinig sa Allah.
At utusan ko kayo matakot kayo kay Allah, la'allakum tuflihun, para kayo ay mag-success sa kabilang buhay. Takaddabu. Pero ang sabi ni Allah, ay dininay nila si Noah. Ang ginawa ni Allah, sinib namin, fa'anjaynahu walladina ma'ahu fi pulki fa'agraknal ladina kaddabu bi ayatina. Sinib namin si Noah at yung kasama ni Noah at drinown namin, ninunod namin, sabi ni Allah, yung mga sila nagdi-deny sa ayat ni Allah, sa mga sign, sa Quran, sa ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sabi ni Allah, innahum kanu qaumun amin. Sila ay kaum nagbubulag-bulagan. Alam nilang katotohanan, nagbubulag-bulagan. Sa Suratul Yunus, sinabi ni Allah, watlu alayhim naba'u Nuhin id qala liqaumihi ya qaum in kana kabura alaykum maqami tadhkiri bi ayati llahi fa 'ala llahi tawakkaltu wa ajmi'u amrakum washuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum ghummatan thumma qudu ilayya wa la tundiruni fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala llahi wa umirtu an akuna minal muslimin. Sa Suratul Yunus na mention ni Allah Ta'ala ang sabi ni Noah sa kanila, O my people, kung sa inyo napakabigat ang posisyon ko dahil pinili ako ni Allah na propeta, at yung pag-remind ko sa inyo matakot kayo si Allah, napakabigat sa inyo, kung ganun pa man ang ginagawa nyo, ako ay magtatawakkal, magre-rely ako sa Allah Ta'ala, nag-iisa lamang siya. Kung ganun ang tingin nyo sa akin, fa'ajmi amrakum, sige, mag-ipon na kayo lahat. Mag-ipon na kayo lahat, pati yung mga kasama nyo, at magplano kayo sa akin, sige, papatayin nyo ako, sabi ni Noah. Pero alam ko si Allah magpuputik sa akin. Fa'in tawallaytum, pero kung lahat kayo tatalikod, ayaw sumunod sa gusto ni Allah, hindi naman ako nangihingi sa inyo ng pera. Lahat ng dinadawa ko sa inyo ngayon, hindi ako nangihingi sa inyo ng pera o gusto ko maging leader. Bagkos sabi ni Nuh, in ajriya illa alallah, ang reward ko kinukuha ko lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At umirto, at inutusan ako ni Allah, an akuna minal muslimin. At inutusan ako ni Allah, maging isa sa mga muslim. Nakita mo dito sa kutino? Wa umirto an akuna minal muslimin. At inutusan ako ni Allah, maging muslim ako. Kasi ang muslim, siya ay nagsasubmit sa will na Allah, sumasama sa Islam, sinasamba, nag-iisa si Allah, hindi ginagawa ng katambal si Allah, ginagawa ang lahat ng utos ng Allah, yun ang ibig sabihin ng Muslim. Hindi kinuha sa pangalan ni Muhammad o sinong sahabi. Ang Muslim word, Muslim is munfail, yung gumagawa ng utos ng Islam. Ang utos ng Islam ay isa sa mga pinakamabigat na utos, ang sambahin ng nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung lahat ng mga propeta sumusunod sa kagustuhan ni Allah ta'ala, sumusunod sila sa Allah ta'ala, walang reklamo, sumusunod sila lahat, ang tawag sa kanila lahat ay Muslim. Ang religion nila lahat ay Islam. Dito ang sinabi ni Noah alayhi salatu wassalam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang ayah sa Suratul Hud, na mention ng Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْعَظِيمِ. Sabi ni Allah, katotohanan, pinadala namin kay Noah ang revelation, tapos naging warner siya sa mga people niya. Ang sabi niya, إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ, ako ay nadir, pinadala ni Allah, rasul, para magbigay sa inyo ng kapahayagan na mabuti na utos ni Allah Ta'ala. Anong kapahayagan na to? Allah ta'budu illallah. Huwag kayong sumamba maliban sa Allah Ta'ala. Inni akhafu alaykum azaba yawmil alim. Kung hindi kayo susunod, natatakot ako para sa inyo na darating ang araw ipapanis kayo ng Allah. Yun ang nilunod sila ng Allah Ta'ala. Dito sagot ng mga mala, ganito. Waqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmi. Ang sabi ng mala, ang leader ng kung saan nagdadawa sa kanila si Noah, ang sagot nila, ma naraka illa basaru mithlana. Ang paningin namin sa iyo ay ikaw lamang ay parehas naming tao. Tao ka lamang. Wa ma naraka ittabaka illa alladhina hum araziluna badir ra'i wa ma nara lakum alayna min fadli bal ladunnukum kadibin. Tignan mo kung paano nila binababa si propeta Noah. Ang sabi nila, Noah, ang tingin namin sa iyo, ikaw lamang ay tao katulad namin, at ang tingin namin, walang sumasama sa iyo, kundi mahihirap lamang, walang kwenta, pinakamahina sa amin. Wama naralakum alayna min fadli, at nakikita namin, hindi naman kayo mas mataas sa amin, napakataas namin, Noah. Sino kayo para magdao sa amin? Kita niyo yung sagot ng kayabangan ng mga tao na to?
bal na dunukum kadibin, at ang tingin namin sa inyo, o Noah, at yung mga kasama mong believer, mga mahihirap na yan, kayo ay mga kasinungalingan lamang. Sinungaling kayo. Sabi ni Noah sa kalila, kala ya kaum, araitum in kuntu ala bayinatin min Rabbi wa atani rahmatan min indi, fa ummiyat alaykum anulusimukumuha wa antum laha karihun. Ang sagot sa kanila ni Noah alayhi salatu wassalam, oh my people, saksi ang Allah at kayo ang saksi kung ako ay nasa right path na inutusan ako ni Allah Ta'ala. Ako ay nasa right path, saksi kayo at saksi ang Allah Ta'ala. At dumating sa akin ng rahmat ng Allah, pinili niya ako maging propeta, messenger ng Allah. Fa ummiyat alaykum, nabulag kayo at hindi niyo makita ang katotohanan. Bakit? Ang sabi ni Noah sa kanila, anulsimukumuha. Ano, pipilitin namin kayo? Kayo mga hindi naniniwala, pipilitin namin kayo? Wa antum lahakaryun, kahit ayaw nyo. Kayo, kaya kayo na dilud dahil hindi kayo dinilud ni Allah. Bagkus dinilud nyo ang sarili nyo, kaya nilagyan na ng Allah ng khatam, ng seal ang heart nyo at hindi nyo makita ang katotohanan. Hindi namin kayo pipilitin kasi sa Islam, la ikraha fid din, there's no compulsion sa religion. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا, at hindi ko rin gawain na i-reject ko mga believer na mga mahirap na sinasabi nyo napakahina. Kung sumama sila sa akin, napakahina nila, hindi ako inutusan ni Allah na i-reject ko sila dahil sumama sila sa kagustuhan ng Allah. إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنْ نَأَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ, dahil sila itong mga sinasabi nyo na sumama sa akin na mamahirap, sila ay mamimit nilang Allahu Ta'ala, ang Diyos nila Allahu Ta'ala, walakinni. Pero sabi ni Prophet Noah sa kanila, arakum kauman tatsalun, at nakikita ko kayo ay mga people ignorant, walang kaalam-alam. Iayon nyo makinig anong inutos ni Allahu Ta'ala. So nakita nyo mga kapatid, kung paano magdawa si Noah sa mga kaum niya, anong ginawa ng kaum niya? Bagkos, binababa-baba nila si Noah. Ayaw nila makinig sa anong utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ginawa nila? Sa isang ayat, sinabing ni Allah, sakhiru minhu. Minamak nila pa. Pinagtatawanan nila si Noah. Habang si Noah inutusan ni Allah gumawa ng safina, yung tinatawag natin ark ni Noah, ginawa niya sa taas ng bundok dahil inutos sa kanya ni Allah magkakaroon ng flood. Bagkos ang ginawa ng mga tao, pinagtatawanan nila si Noah. Pinagtatawanan si Noah kasi utos yung sabi ni Allah. Nang sinabi ni Allah Ta'ala kay Noah, wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wala tukatibni fil ladina dalamu. Sabi ni Allah, O Noah, gumawa ka na ng fulk, yung barko na ark, bi a'yunina, sa mata namin. Ibig sabihin, nakabantay kami, O Noah, wa wahyina, mayroon kang revelation darating galing sa amin. Fala tukatib mi, at huwag kang humingi sa akin ng excuse, hindi kifafani sa mga sila, hindi nananampalataya. Huwag makukausapin, huwag ka mangingi sa akin sa mga sila, hindi nananampalataya sa akin na mabuti, sabi ni Allah Ta'ala. Innahum mugrakun, maliwanag, sabi ni Allah, sila ay malulunod na. So ang ginawa ni Noah, nang gumagawa siya ng ganon, every time dumadaan, yasna'ul fulka kullama marra alayhil mala'u min qaumi. Every time dumadaan ang mala sa kaum kung saan gumagawa si Noah ng ark, sakhiru minhu, pinagtatawanan nila si Noah. Ang sabi sa kalala ni Noah, in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaruna. Kung kayo ay nagmamakiri sa amin, pinagtatawanan nyo kami, malalaman nyo, pagtatawanan din namin kayo. At ang in the end, silang pinagtawanan ni Noah at yung kasama niya dahil silang nalunod. Allahu Akbar. So yun mga kapatid, ang nangyari. Sa nangyari na yun, hanggang nagpadala ng Allahu Ta'ala, hatta idha ja'at amruna wa faratan nur wa kullu ihmil fiha min kulli zawjin ithnain wa ahlaka illa man sabaka alayhi alqaul wa man amana. Hanggang dumating na ang amru, ang kuman ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala, nang dumating ang kuman ng Allah, sabi ng Allahu Ta'ala, O Noah, dalhin mong lahat ng hayop pati mga tao, each pair, babae, lalaki, at lahat sila, sabi ng Allah Ta'ala, yung maiiwan dyan ay sila i-destroy ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at kasama na ron yung mga sila na justified ang salita ni Allah na mamamatay sila in a state of disbelief, at masasave lamang ang mga sila na nananampalataya na sumama kay Noah, naniniwala sila kay Noah. So yun mga kapatid, nang sinabi sa kanya ng Allah Ta'ala, yan o, irkabu fiha bismillah,
umakat ka na sa isang ark na yan, banggitin mong pangalan, Bismillah. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. So yun mga kapatid, kung paano nagdawa si Noah sa kanila. Biruin nyo mga kapatid sa Islam, nagdawa si Noah alayhi salatu wassalam sa kanila. Alam nyo ba? 950 years na nagdawa si Noah sa kanila. Sinabi nga ni Noah sa suratun Nuh, Ya Allah, da'autuhum laylan wa naharan. Nagtawag ako sa kanila, Ya Allah, araw gabi, public, secretly, lahat ginawa ko, nagdawa ko sa kanila, bagkos Ya Allah, ayaw nila makinig. Ang ginawa nila, tinatakpan nilang tenga nila, kung kinukuha nilang damit nila, tinatakpan nilang mukha nila, ayaw nila makinig kay Noah. Biruin mo gaano katagal, mga kapatid, nagdawa si Noah alayhi salatu wassalam, 950 years, nagdawa lamang siya sa mga tao na to para maniwala sa nag-iisang Allahu subhanahu wa ta'ala. Pero anong ginawa ng mga tao na to? Ayaw nila makinig kay Noah. Pagdating sa Yawmal Qiyamah, mga kapatid sa Islam, ang mga tao na to, ang gagawin nila, i-deny nila si Noah. Biruin mo sa tagal ni Noah, alayhi salatu wassalam, nagdawa sa kanila 950 years, pagdating sa Yawmal Qiyamah, i-deny nila si Noah, alayhi salatu wassalam. Na-mention ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa Sahih al-Bukhari, nang kinausap ng Allah Ta'ala si Noah, kasabihin ng Allah Ta'ala kay Noah sa Yawmal Qiyamah, Ya Nuh, hal ballagta risalati? O Nuh, na-spread mo ba yung message na inutos ko sa'yo? Ang sagot ni Nuh, Naam Ya Rab, Naam, nagawa ko na Ya Rab. Tapos tatanungin ni Allah, Fayaqulullahu Subhanahu wa Ta'ala ni ummati. Tatanungin ni Allah Ta'ala umma ni Noah, ang sabi sa kanila ng Allah, Hal ballagakum? Ano, dumating ba sa inyo si Noah? Dumating ba sa inyo ang propeta para ibigyan kayo ng warning sa torment ko? At bigyan kayo babala? At bibigyan kayo ng good news sa paraiso ko kung makikinig kayo sa kagustuhan ko? Pero ang mga tao na to, sa araw ng paghukom, kung makikita nila na ang Yawmal Qiyamah at ang punishment ng Allah, i-deny nila na ang propeta. Bagkos ang sabi nila, Fayaquluna, Maata namin nadirin, walang dumating sa amin nadir, propeta magbigay sa amin ng ganito. O sa kabilang sinabi nila, wama jaana minan nabi, walang dumating sa aming propeta dito, walang nadir, walang nabi dumating sa amin. Tapos sabi ng Allah Ta'ala kay Nuh, fayaqulullah li Nuh, Nuh, man yashhadu laka, sino na ngayon ang umwitness sa'yo? Ngayon dininay ka na ng kaum mo, 950 years ka nagdawa, pero ngayon dinidinay kanila, wala daw propeta dumating sa kanila. Sino na ngayon magtatanggol sa'yo? Ang sabi ni Nuh alayhi salatu wassalam, fayaqulu Nuh, Muhammad, Muhammadun wa ummatu, fayashhaduna annahu qad balagh. Ang magwi-witness kay Noah na dumating, na in-spread niyang risala ni Allah, tayong umma ni Propeta Muhammad. Allahu Akbar. Hindi natin naabutan si Noah, pero maniniwala tayo sa kabilang buhay, tayo mismo magwi-witness na si Noah, ang lahat ng propeta from Adam till Muhammad till Jesus, lahat tayo magwi-witness sila, lahat ay propeta ni Allah. Dinala lahat nila ang message ni Allah at na-accomplish nilang utos ni Allah. Bagkos ang mga kaum ni Noah, yung mga people niya, dininay nila si Noah, pero umma ni Muhammad, tayo ang sasabihin ni Noah, si Muhammad at saka yung umma niya ang magte-testify na napadating, ako ay na-spread ko yung risala dahil dito sa Quran na to na na-mention ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa Quran na to, naniwala tayo lahat na lahat sila ay propeta ni Allah, walang pinagkaiba sa kanila, lahat sila propeta ni Allah, pinili sila ng Allah at lahat sila binigyan ng Allah ng message at lahat ng message na yon nagawa nila ng mabuti. So kaya nang sinabi ng Allah Ta'ala sa Suratul Baqarah, ni-mention ng Allah sa Suratul Baqarah, ayat 143, sinabi ng Allah, Kadalika ja'alnakum ummatan wasata. Kaya sabi ni Allah, ginawa namin kayo, nation, wasat. Ang ibig sabihin ng ummat al-wasata, mga kapatid, nation, nasa middle course lamang kayo. Hindi kayo extremist, hindi kayo nag-exceed sa limit ng Allah, at hindi rin nyo rin kinukulangan, nasa gitna lamang kayo. Sa lahat ng ginagawa nyo, hindi kayo nagsusobra, hindi kayo nagdadagdag, bagkos nasa limit lang kayo kung ano inutos sa inyo ng Allah. Itong tinatawag sa atin ni Allah, ummatal wasata, nasa gitna lamang tayo. Litakunu shuhada alan nas, magiging witness kayo sa mga tao. Kayong umma ni Propeta Muhammad, ginawa kayo ni Allah, magiging witness kayo sa mga tao. Wa yakunur rasulu alaykum shahidan. Pero si Propeta Muhammad, sabi ni Allah, witness sa inyo. Allahu Akbar. Si Propeta Muhammad ay witness sa inyo. Kaya nang before namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya sa mga sahabat,
sa tinatawag na Hajjatul Wada, kung saan last sermon niya, at sinabi niya sa inyo, o kayo mga sahabi ko, o kayo mga umma ko, ano, na-spread ko na ba ang message sinutos sa akin lahat ng Allah? Ang sagot nila, bala ya Rasulullah, bala, na nakompleto mo na ang inutos sa'yo ng Allah. Nang sinabi yun ng mga sahabi, ang sagot ni Propeta Man, Allahumma shahad, Allahumma shahad, ya Allah, saksi ka na na-deliver ko ng message mo. Yun naman ang role ng mga propeta, mga kapatid, ay mag-deliver lamang ng message galing sa Allah Ta'ala. Bagkos hindi nila dinadagdagan, hindi nila sinasobrahan. Yun mga kapatid, kung mapag-aaralan nyo dito sa story ni Noah, kung dito nag-start ang pagsamba ng asnam, ang mga idols. Bakit? Dahil sa sobrang pagmamahal, tinatawag as shirk al-mahabba. So, inihingi natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakakuha tayo ng mga magandang mensahe at maging rason yun, matanggap natin ang katotohanan. Inshallah subhanahu wa ta'ala wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadun sayyidul kawnayni wa athaqalayn wal fariqayni min urbin wa min ajamin.